DZRH, the Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Narito ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Kamakailan lamang naging viral sa social media ang isang video ng mga kabataang sumakay sa LRT at nagbigay ng isang surprise performance para sa mga pasahero nito. Laking gulat ng mga commuters na walang kahina-hinala sa mga pangyayari dahil ang mga awit ay mistulang kapwa pasahero din. Di naglaon, nalaman din ng lahat na ang flash mob performance na ito ay bahagi ng isang music camp na inorganisa ng CCP Cultural Exchange Department at ng Philippine Madrigal Singers. Sa hapong ito, malalaman natin kung ano ang kwento sa likod ng surprise choral performance sa loob ng LRT at iba pang mga detalye tungkol sa music camp na sinalihan ng mga kabataang singers na ito. Kaya huwag kayong aalis, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang mga kinatawan ng Sing Philippines Youth Choir. Kamakailan lamang ginanap ang 2016 Sing Philippines Youth Choir Music Camp sa Pangangasiwa ng CCP Cultural Exchange Department at ng Philippine Madrigal Singers. Ang mga napiling choristers ay pumailalim ng pagsasanay mula May 31 hanggang June 4 at nagtapos sa isang konsyerto kasama ng Philippine Madrigal Singers sa CCP Main Theater noong June 5. Inulunsad noong 2014, ang Sing Philippines Youth Choir ay kinabibilangan ng 50 kabataang mga awit mula sa 15 rehiyon. Mismong ang MAD Choir Master na si Mark Anthony Carpio ang nagsanay sa kanila. Sa layuning buhayin ang misyon ni National Artist and MAD's founder Andrea O. Veneracion na ang Pilipinas ay maging isang pinagbuklod ng musika at awitin. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art2art sa mga kinatawan ng Sing Philippines Youth Choir. Kasama po natin ang Department Manager ng CCP Cultural Exchange Department na si Chingay Bernardo at ang mga kasapi ng Sing Philippines Youth Choir na sina Miggy Angangko at Pauline Arejola. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. So, bati muna, bati. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. And thank you for having us again, Lisa. Nice to see you once again. Oh, it's great to have you back, Chingay. Yes. And of course, ang mga bata nating mga singer na nag-vocalize na ba kayo? Oh. Okay, good. So, I guess unang-una, mag-history lesson tayo ng konti tungkol sa Sing Philippines Youth Choir. Kanino nanggaling ang inspirasyon para itatag ang Sing Philippines Youth Choir, you know, when, what, who, how? Our dear and loving national artist for music, Professor Andrea Veneracion, she has traveled with us for many outreach programs under the CCP, and in all of her travels around the Philippines, na-discover niya talaga kung gaano kagaling ang mga Pilipino sa pag-awit. And so, she had a dream. This Sing Philippines Youth Choir started with her dream na sana isang araw ang buong Pilipinas ay umaawit sama-sama at nagkakaisa. So, naging pangarap lang yon ng matagal na panahon kasi as you know, ang Madrigals laging bumabiyahe outside the country representing our country. So until na-pass on na nga niya ang kanyang pagiging conductor and choir master sa choir master ngayon ng Madrigal na si Mark Anthony Carpio. And unfortunately, she left us already. So naisip ng Madrigal Singers na kailangan nang matuloy yung pangarap na yon ni Tita Andy o ng ating national artist. So nag-usap-usap sila at kami rin sa CCP kung paano magiging
maisakatuparan yung pangarap ni Tita Andy. And finally, noong 2014, ni-launch nga namin ang unang batch ng Sing Philippines Youth Choir. At ito ay kinabibilangan ng iba't ibang pinakamahuhusay na mga awit sa buong bansa. So, represented lahat ang iba-ibang rehiyon doon sa choir through the singers na nag-audition, actually. So, by audition ang pagsali sa Sing Philippines Youth Choir. Yung unang audition na ginawa namin ay itinaon ng Madrigal singers na nasa outreach tour din sila. So, habang sila ay nagko-concert sa iba-ibang probinsya, nag-conduct na kami ng audition para mapakinggan mismo ni Mark kung sino ang mga maaaring at mahuhusay na mga awit sa iba-ibang probinsya. I see. And ang mga proyekto nito ay ang music camp? Yes, oo. Okay. So, nung 2014, nung nabuo na yung first set of 50, tamang-tama kasi nung 2013, ika-50th anniversary din ng Madrigal Singer. So, parang nag-coincide din na 50 yung pumasa sa audition. So, nagkaroon ng week-long music camp kung saan first time nilang magkita-kita at magkakilala. Pero, nung umaawit na sila, parang iisa lang ang tunog. So, yun yung objective ng music camp at mabigyan sila ng professional training para mas maging mahusay pa silang mang-aawit. At pagbalik nila sa kanilang mga hometown at mga lalawigan or probinsya, they can share what they learn to their own community and to the rest of the singing youth or choirs in their provinces. I see. So ano ang ratio ng 50 members na ito? As you know, so how many are from Manila and how many are from the provinces and the other regions? Okay, yung ideal talaga sana gusto naming represented ang at least 2 people from each region. But since dumaan nga sa isang audition sila, so tinry na lang ni Mark na mabalansa yung representation. Siyempre, ang una niyang tinignan ay kung sino talaga yung maaaring mag-compose ng group of tenors, bass, alto, and soprano. So, kailangan yun ng balance. So, meron kaming, we made sure that all the regions, Luzon, Visayas, Mindanao, and even NCR, are represented. Okay. And what was, I guess, in your mind, kung ano yung pinakamalaking challenge na nangyari for this music camp to become a success? Oo. Noong 2014, hindi pa masyadong involved in terms of organizing ang cultural center through our department, the cultural exchange. It was really the Philippine Madrigal Singers ang talagang nag-organize. And we were just in the backseat supporting. No? So, like, last time I was here, I remember I was talking about the same challenges, which is still the resources. No? So, you can imagine yung kung paano ang kakailanganing pondo para madala mo yung 50 na mga singers from different regions. And we have to house them. Kailangan mong i-provide ng transportation, ng pagkain para syempre may energy sila to attend all the activities for the whole day, no? So, teka muna, libre ito? Yes. Okay. Yes. So, basta pumasa ng audition, lahat libre na? Masahe din? Yung unang batch nga, wala pa masyadong resources ang MADS and kami din sa CCP kasi parang medyo hindi siya maagang na plano, isinabay lang talaga na itaon doon sa 50th anniversary golden year ng Madrigal Singers. But just the same, we requested the first batch kung maaari silang humanap sa kanilang mga probinsya ng pwedeng mag-sponsor ng pamasahe nila. At pagdating nila sa Manila, we will take care of them. I see. Okay. So, fortunately naman, itong second batch, ngayon, nagkaroon na kami ng mas mahabang panahon para makahanap ng resources needed. So, very lucky yung second batch kasi nagkaroon naman kami ng pagkakataon ng makapag-provide ng mas additional na logistics. So, speaking of this second batch of singers, mga miyembro ng Sing Philippines Youth Choir, Pauline and Miggy are with us this afternoon. Yes, yes. So, pumasa sila ng audition for just this second. Were they in the first?
Or? Ako po from the first batch. Ah, so Pauline, nasa first batch ka din. Yes. Okay. And Miggy, yeah, I come from the second batch na po. Okay. And so it's your first experience. Yes. So, I guess from each of you, ano ang masasabi mong parang pinaka-unforgettable experience na natutunan ninyo sa pagsali dito sa Sing Philippines Youth Choir? The most unforgettable experience that I've had with the Sing Philippines Youth Choir ay yung sama-sama kaming kumanta for the first time. Mm-hmm. Pero yung moment na narinig ko yung tinig nung katabi ko, nung tao sa kaharap ko sa semicircle, mm-hmm. tumatak po sa puso ko, sa isip ko na meron palang isa pang tao sa Pilipinas na who shares the same dream that mm-hmm. I do. Mm-hmm. And posible pala na mm-hmm. kahit ngayon lang kami nagkita-kita, mm-hmm. dahil sa musikang taglay namin, mm-hmm. pwede kaming magkaisa. Mm-hmm. Na kahit hindi, iba't iba yung lingwahe namin, mm-hmm. yung iba Bisaya, yung iba Bicolano, Ilocano. Mm-hmm. Pero nung kumakanta na kami, mm-hmm. parang pare-pareho na kami ng pinanggalingan. Na mm-hmm. yung feeling na magkakilala na kayo ng matagal na panahon. Mm-hmm. Nasabi mo, Pauline, na meron kang mga kasama na who share the same dream. So ano itong dream na ito? Yung dream po na kumanta for other people, for mm-hmm. ourselves and for God, mm-hmm. and to share this passion, to inspire other people to sing with us. Mm-hmm. Kasi music, it's not only sound. Mm-hmm. Sa akin po, I believe that music is also therapy mm-hmm. for the soul and for mm-hmm. the heart, for mm-hmm. the mind. Mm-hmm. Kasi it's intangible, but it touches a part of yourself that nothing else can touch. Yeah. Okay. That's what I believe po. So, totoo talaga, totoo. Miggy, ikaw naman. The best experience, I think, for me after the SPYC is what came after. Mm-hmm. Because given na po na sobrang enjoyable, sobrang high level of music making mm-hmm. Is what happened during our week there. Mm-hmm. It was a great experience singing on stage at the no less than the main theater of the CCP with all of these amazing singers. But what really stuck with me is afterwards, makikita mo, kasi we have a Facebook chat group. Mm-hmm. Doon po talaga nag-iingay lahat ng mga members. It's as if closed we've known each other ito, for so group. Long. Yes, okay. Closed group naman po. Uh-huh. Tapos yung nakakatuwa po doon, every day since we departed from each other, uh-huh. We get updates from each other, we talk okay. as if we've been with each other for years. Mm-hmm. And it's really the experience that you get within that 1 week of sharing like the same passion, mm-hmm. sharing the same living quarters, mm-hmm. the same meals and everything that really makes the music making activity more than just art. Mm. So it's like a communal activity mm. that transcends after mm-hmm. that week-long experience. Mm-hmm. So, yeah. Yeah. Okay, so kung merong like isang, you know, one thing na na natutunan ninyo dito sa 1 week na workshop ninyo na maidadala ninyo sa inyong mga local communities para ituro naman sa mga iba. Ano yun? Para sa akin po, yung isang bagay na maituturo ko, siguro po yung tiwala na basta, kasi ang choral singing, hindi lang siya basta kumanta kay. Mm-hmm. Kailangan makibagay ka sa katabi mo, hindi mm-hmm. makibagay ka sa conductor, mm-hmm. dapat matuto kang makinig. Mm-hmm. Hindi lang sa tenga, pero pati sa puso. Mm-hmm. So I think ang maituturo ko po sa community ko ay yung kahit hindi tayo pare-pareho ng pinag-aralan tungkol sa musika, pwede tayong kumanta. Mm-hmm. Kasi marunong tayong makinig, kasi may puso tayo at marunong tayong makiramdam. Mm-hmm. So walang imposible. Basta tiwala ka na kaya mong kumanta, kaya rin kumanta ng kasama mo. Mm-hmm. Makakabuo kayo ng isang sobrang gandang musika na you both share. Yes. Yun po. Okay. Miggy, I think the main takeaway from this experience is the sincerity that we as artists should put into the art of music making. Music making, it's a very personal expression of mm-hmm. yourself, mm-hmm. like of art. But we have to see it in the context of a community. So we always have to understand that the music that we make affects so many other people. Mm-hmm. Like for example, when we were in the concert, afterwards we'd get to mingle with the audiences. Mm-hmm. Then dun mo talaga makikita that they're very appreciative. And the music that we made somehow really inspires them mm-hmm. to bring music to their own communities. Mm-hmm. So I think it's very important that we are sincere in our expression of our passion. Yes. Okay.
Well, speaking of music, huwag kayong aalis kasi marami pa tayong pag-uusapan tungkol, of course, sa Sing Philippines Youth Choir dito sa Art2art, and meron tayong musical numbers from the Sing Philippines Youth Choir. Kaya magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Huwag kayong aalis. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa teatro, matapos ang tatlong taon, magbabalik entablado ang UP Playwrights Theater sa dulang The Female Heart ni Linda Faigao Hall. Mapapanood ito mula July 1 hanggang July 10 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater ng University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Tungkol ito kay Adelpha na mapipiling maging male-to-order bride sa Amerika para maiahon ang sarili at ang kanyang kapatid sa kahirapan. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 926-1349 o mag-email sa dulaangupmarketing@gmail.com. Maaari ring bumisita sa facebook.com/dulaanguniversidad ng Pilipinas. Sa musika, inihahandog ang dinner concert na pinamagatang Jamming with Back and Friends sa July 2, alas 6 ng gabi sa Hill Station ng Casa Vallejo, Upper Session Road, Baguio City. Bahagi ng classics at The Hill Year 2. Ito ang panghuling palabas ng 2016 Baguio Summer Music Festival. Tampok dito ang clarinetist na si Andrew Constantino at ang pianist na si Gabriel Alan Pagirigan na parehong grand prize winners ng National Music Competitions for Young People. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa area code 074-424-2734 o mag-email sa info@hillstationbaguio.com. Sa sining biswal, kasalukuyang isinasagawa ang exhibit na pinamagatang Brush Strokes sa The Attic Art Cafe na matatagpuan sa number 208 Alabang Zapote Road, Las Piñas City. Tampok ang mga obra nina Ted Kamahalan, Ray Conmigo, Nilo Hermino, Harold Gomez, Chris Frigata Gomez, Chris Pizarro, Ruel Santileses, AJ Villanueva at Waltz Villanueva. Makikita ang exhibit hanggang July 14. Para sa karagdagang detalye, tumawag o mag-text 0917-461-5405 o mag-email sa gallery.theatticcafegallery@gmail.com. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art2art. Kasama pa rin natin si Chingay Bernardo ng CCP Cultural Exchange Department. So Chingay, nabanggit natin kanina sa intro na naging very successful at of course naging viral talaga yung video ng pagkanta ng flash mob performance ng Sing Philippines Youth Choir sa loob ng LRT. So paano nag-umpisa yung ideya na magkaroon ng flash mob sa LRT? And you know, anong nangyari? Paano ito lahat nabuo? Well, yung Cultural Center of the Philippines, talagang nagsisikap kami na paabot sa ating masa, sa mga ordinaryong Pilipino, kahit saang lugar, ang sining. Mm-hmm. So, naaalala ko yung unang-unang, this is the third flash mob we did. Mm-hmm. Yung unang-una, I, if I'm not mistaken, was way back in 2011. Mm-hmm. In time for the CCP anniversary, which was September, dinala namin yung buong Philippine Philharmonic Orchestra sa NAIA 3. Mm-hmm. So, ganun din, no? Kunyari, pasahero lang. Mm-hmm. And natuwa naman yung mga tao. In fact, sabi nila, more. Mm-hmm. Kasi we just really performed a very short piece. Mm-hmm. One piece, actually. Mm-hmm. At sumama kaming lahat ng mga empleyado at in fact, nagsayaw pa kami habang tumutugtog ang orchestra. And it was also, it became viral also that time. Yeah. And then, inulit namin yun the following year. This time, pumunta kami sa Baclaran Church. Mm. Alam naman natin, tuwing Wednesday, Novena Day, ang mga devotees, they reach as much as 3,000 of them. Mm-hmm. So, dinala namin ang Philippine Madrigal Singers kasama ang 200 voice choirs. Mm-hmm. Very successful din. So, itong taon na to, naisip ko naman, naisip namin na
Nandito na rin lang sila sa Maynila. Hindi naman mahirap siguro kung gawin namin ulit. Sayang kasi yung opportunity na nandito sila. And of course, gusto rin namin i-promote sa ating mga kababayan na merong Sing Philippines Youth Choir. Mapakilala sila in a way na masisiyahan din yung ating mga kababayan, especially yung mga pasahero, kasi alam natin napakahirap ng pag-commute nowadays. So yun man lang mapangiti natin sila with a very good music is also a fulfillment on our part. So yun yung nangyari. And this was parang culminating activity ng choir? This was one of the activities before they had the culminating concert with the MADS ng June 4 and 5. Okay. So, ang ginawa namin, since ang nandito lang sa Maynila noon ay yung batch 2, inimbitahan din namin yung batch 1, and they were very generous enough. They came on their own to be part of the whole program and activity. So, isang daan silang nadala namin doon sa LRT2. So, 100 talaga yung yung singers doon sa flash mob na yun. Dalawang coaches kami na... we are very thankful that tinulungan kami ng management, of course, and the security personnel, the PR office of the LRT2 administration. So, naging successful naman, natuwa naman ang ating mga kababayan. So, yung mga iba nga, binabasa ko yung comments sa YouTube. Sana daw hindi lang isang kanta. Sana daw marami. Yun, so, yun talaga yung the feedback that's coming is nabitin silang lahat. And I think yun yung aming goal din. Kasi para they will have this feeling of looking forward to the next one. Okay. So hopefully next time, for all we know, we can do maybe a dance mob naman somewhere. Dance with, flash mob. With with the dance groups, including your dance group. Yeah, why not? No. Pero hindi muna natin sasabihin sa kanila para surprise. Well, kakatapos lang ng Dance Manila, the first Philippine National Ballet Festival. Yes, so yes. Bakit hindi, ano? I mean... Onward and forward, para sa sining. Of course, syempre, para sa of course. Okay, at dahil syempre, pare-pareho ang ating layuning palawakin ang participasyon ng publiko sa paggawa at pag-unawa ng sining, sama-sama natin pakinggan ang espesyal na musikang handog sa atin ng Sing Philippines Youth Choir. The sound of hope. The sound of peace, the sound that celebrates and speaks what we believe, the sound of love, a sound so strong, is amazing what is given when we share a song. This is why we sing, why we lift our voice, why we stand as one in harmony. This is why we sing, why we lift our voice. Take my hand and sing with me. Is a language that can speak to one and all.
na binigay ninyo sa amin dito sa Art2art this Sunday afternoon. Maraming salamat. I'm sure your Tita Andrea Veneracion, Professor Veneracion is so proud na nangyayari na ang kanyang panaginip. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.